What's up mga katrackers? Lalo na sa mga nature lovers dyan, viewers and subscribers ng Trackers Vlog, ni hao, anyong, kamusta? Kamusta kayong lahat dyan? Hi! Hi! What's your name? How old are you? Lalo na sa mga OFW dito sa Taiwan na nalulungkot at namimiss ang mga mahal sa buhay dyan sa Pilipinas. At sa mga aspiring palang magtrabaho at nangangarap ditong magtrabaho sa Taiwan. Para sa inyo ang vlog na to, kaya sana tapusin nyo ang andolo kasi sigurado hindi masasayang ang oras nyo, hindi kagaya ng pagbigay nyo ng oras sa mga crush nyo, hanggang ngayon hindi pa rin naging kayo. Just. 我走的路程就是你们的回程。哎，你们如果没有要走，可以叫我们接。I just want to thank you to all mga katrackers na hindi nagsawang tumutok at panoorin ng aking vlog. At sa mga ngayon pa lang nakapanood, welcome po kayo sa aking vlog mga katrackers. Ako pala si Jasper at ang vlog na to ay patungkol at naglalaman ng mga inspiring videos, pampawala ng stress, pampagood vibes, more on road trips, food trips, and hiking trip na siguradong may enjoy niyong panoorin mga katrackers. Monkey! At gusto ko rin i-share ang mga naging experience ko at ang mga buhay namin dito sa Taiwan. Hindi madali, pero kahit paano nakaka-survive at masaya pa rin. So, na sana makapulutan nyo ng aral at may matutunan kayo sa mga naging experience, mga struggle namin dito sa Taiwan, mga aral. Speaking of stress-free mga katrackers, I recommend to you this tourist spot sa mga nature lovers dyan. Ito yung Beipu Green World Ecological Farm na matatagpuan sa may Hsinchu Township na nag-o-offer ng 6 na main attraction. Una narito ay kanya Discovery Land na marami kang makikita ng mga plants, exotic plant gaya ng cactus, herbs, air and water plants, Taiwan native orchid area, and marami pang iba mga trackers. Ano yan? Shopping ka na naman? Grabe yan, lakas mong mauhaw ah. Yung batang maliit, nauhaw na naman. Pumapangalawa sa main attraction ng Green World mga katrackers ay ang Bird Park. Ito yung sobrang daming mga ibon na maamo, mababait, na pwede mong picture ng malapitan. Pwede kang makipag-bonding mga katrackers na hindi sila lumilipat at hindi nakakulong sa hawla. Harap-harapan mong pwedeng kausapin kung gusto mong kausapin, Diyos. Wow, sobrang ganda naman, oh. Wow! Ayun yung batang ano ito. Pagod na yan. Kakatakbo. Hawak-hawak yung kamay ko, oh. Oh, di ba? Ano, batang maliit? Bato, pig. Oh, yun, nakakit na naman tayo. Bato. Pangatlo, mga katrackers, ay ang kanyang butterfly park na sobrang astig kasi merong speaker button ng iba't ibang klase ng language. Korean, Chinese, English na nag-i-explain kung anong mga story, anong klaseng mga butterfly ang makikita mo doon sa loob na. Thank you.
Napagod na ako sa'yo. Pang-apat mga ka-trackers ay ang Swan Lake na pang-instagramable yung view. Kapag nag-trekking ka at inikot mo yung lagoon, makikita mo yung mga naglalakad at lumalangoy ng mga swan na sobrang nakaka-relax mga ka-trackers. Panglima naman ay ang Flower Plants Park na heaven, parang nasa paraiso ka. Ang ganda ng setup. Alagang-alaga yung place mga ka-trackers. Pang-instagramable din. Pang-anim mga ka-trackers ay ang Biodiversity Adventure Area na parang may mini zoo na sobrang babait, sobrang amo ng mga animals na nandoon. Pwede mong lapitan, pwedeng picturean ng close up. Malalap at persight ka, kumbaga parang pagkakita mo kay crush mo, nalap at persight ka. Ganun na ganun yung pakiramdam, ganun na ganun yung experience mga ka-trackers. Yan yung isa sa mga hindi mo palalampasin kapag pumunta ka dun sa May Greenwood. Bukod dyan sa anim na main attraction ng Green World mga ka-trackers ay dagdag ko yung kanilang souvenir shop na punong-puno ng mga stuffed toys ng mga animals na pwede nyong bilhin kapag gusto nyo ng memorabilia. And then, meron din siya mga restaurant sa loob na pwede nyong kainan kapag nagutom kayo. Pag gusto nyo naman ng mag-tour, sakay lang kayo ng shuttle before 20 NT per head kapag ayaw nyo maglakad kasi medyo malawak yung area mga rockers. Meron niyang 47 spot na pwede niyong puntahan, pwede niyong ikutin buong araw, kaya medyo sulit yung adventure niyo mga ka-trackers. Open yan ng 8:30 hanggang 5:30, so mahaba-habang oras yun at siguradong may enjoy niyo yung pag explore. Ang entrance ng Beipu ay 380 per head lang mga ka-trackers. At sobrang dali lang niyang puntahan. Pwedeng by car, pwedeng by public transportation ng TRA or TSHR. Depende sa trip niyo mga ka-trackers. Sana ay na-enjoy nyo yung panonood at meron ako na ibahagi informasyon at na-excite kayo lalo na puntahan ng tour spot na to. Hanggang sa muli mga trackers, please don't forget to like, share, comment, subscribe to my channel. Hanggang sa muli at sa susunod na vlog, magkita-kita ulit tayo. Thank you, thank you, thank you. Ako si Jasper at ang creator ng Stars Vlog na nagsasabing let's do this. Infuse your life with action. Don't wait for it to happen. Make your own future. Possibly waiting for grace to mount down from up on high, but by doing what you can.
to make Grace happy. Right now.